Good morning guys, and welcome back dito sa ating channel. Dito tayo ngayon sa Nagkarlan. Kasama si Parseni. Parseni, long time no look. Yun, maglilin niya tayo ng ano, ng PPR pipe. Medyo malayo-layo yung lilin niya natin. Yung source niya kasi, yun, medyo malayo. Yun, nandito pa sa tabi ng ano, National Road. Yung makita niyo yung ano, almost nasa ano siya kasi, 30 na piraso ng PPR pipe. Then, dadalhin niya natin siya dito sa ating storage tank. Ayan, kung makikita yung storage tank, naka-elevate na. Kumbaga, naitaas na yung storage tank. Dito kasi sa amin, walang problema sa lakas ng tubig. Kaya ito, hindi nagagamitan ng water pump para ma-lift yung tubig papunta sa storage tank. Yun. Kaya lang naglagay ng storage tank. Ito kasing barangay dito sa isang sa amin, sa Nagkarlan. Ang problem dito, although malakas yung tubig sa side na to, nagkakaroon ng water interruption. Kaya ang magiging ano niya, setup nito is yung galing, or yung tubig na galing kay barangay is mag-fill or akit kay storage tank. Then pag nagkaroon ng water interruption, siya naman yung bababa papunta dito sa bathroom, sa kitchen, ayan, kitchen sink, ayan, sa mga grifo, siya naman yung mag-fill. Ngayon, kung halimbawa, may tubig galing kay barangay or sa source, yung galing kay source, siya yung pupunta dito sa, ano, siya yung magsusupply sa bathroom. Pagka nawalan lang o nagkaroon ng water interruption, tsaka lang, ano, gagana si storage tank. Yun yung setup na gagawin natin. Yan, dito kasi sa amin, malakas yung tubig. Yun, kaya walang problema. Yan, di sa Nagkarlan. Tsaka, ang source, di, ang tubig dito, mura compare sa mga ini-install natin doon sa, ano, yung per cubic meter compare sa Nawasa or Maynila. Pero guys, bago natin paganahin or linyahan yung storage tank, dito muna tayo sa loob ng bathroom. Kasi yung problema dito, wala pang linya. Yan, no? Yan, ginuhitan ko na lang, ka-grinder na lang ni Paring Sene, tsaka i-rotary hammer. Kasi, nalagyan ng plastering, hindi naabangan ng linya. Yun yung problem kapag nag-plaster na kayo ng wall, tapos wala pang abang, either sa electrical or sa plumbing. Kailangan, rough pa lang, or CHB, ang pader nyo, or hollow blocks pa lang. Kailangan naabangan nyo ng PPR for plumbing, tapos PVC for electrical, para hindi nyo na bakbakin or may iwasan nyo na magsira ng pader. Buti na lang ito, itatiles pa. Pero syempre, kapag ganun, sayang naman na palitadahan na pwede pa rin mag-crack ito. Yun, yung ating palitada kapag ganun. Kaya, kailangan may abang natin yung ano before mag-finish. Ito naman, lalagyan na lang ng faucet dito. Two-way faucet for telephone shower, tsaka maging faucet nitong ano, bathroom. Tapos, isang ano lang naman dito. Yun, water supply nitong ating water faucet. Yun. Yan, tapos diretso dito. Bubutas na lang dito kasi ito kasi ano to? Yung column or poste. Kaya iniwas natin doon. Yan, para hindi mamabutas yung ating column. Yun, no? Yan, tapos diretso tayo dito. Yan. Yan yung lilinyahan natin, guys. Yun. Tapos, diretso na. Tapos, yung mga bypass, papunta dito, tsaka doon sa ating storage tank. Dito na natin i-layout sa ilalim nitong sink. Ayan. Ito, nilalagyan ko na muna ito ng linya. Ito, nag-fuse na ako. Kasi, lalagyan natin dito isang faucet, tapos yung supply lang ng water closet. Yun. Nalagay tayo ng angle valve dito. Ayan. Fuse ko na. Siya nga pala, pag-fuse, huwag yung tatagalan or yung overcook kasi may na-encounter kami. Siguro in-overcook yun. Anong nangyari, yung butas niyan, dumiit na, parang overcook kayo, nalabog. Ayun, nalabog daw, sabi para Seni. Si Seni pala ang nag-boot, nagsunog dun, kaya alam yung overcook. Pare, ikaw yata nagsunog dun eh. Ah, hindi ba ka? Yun, overcook kaya yung butas, ultimo, parang ganitong kalaki na na bato. Pag ang sumama doon sa tubig, barado na. Parang talagang wala ng butas yon. Kaya huwag niyong i-overcook. Kailangan, pag mag-fuse kayo, yan, check natin. Hawakan mo parang sa inyo, no, mag-fuse. Ito, ayan, pag nag-fuse kayo, depende rin kasi sa kapal lang, ano yun,
ng PPR pipe. Minsan kasi may makapal, may manipis. Pero huwag niyong ilalampas ng ano, nasa 10 seconds, lalo na pag gantong 20 mm lang. Depende sa kapal or laki ng ano, diameter ng ating PPR pipe. Meron kasing 25 mm. Yun. Yun, kasi pag na-overcook yan, liliit yung butas niya. Yan. Meron namang uno or laki ng pipe na nasa uno. Yun. Depende nga sa laki ng pipe, sa kapal ng pipe. Meron kasing PN20, PN25. Pag PN25, medyo matagal-tagal din i-fuse. Yan. Tignan natin loob nito. Hindi sa kabila side. Yun, no? Kung mapapansin nyo, open na open siya. Yan. Tapos may diwanag. Yun, no? Wala siyang, ano? Wala siyang... Kumbaga, hindi lumit yung butas niya. Kasi pag na-overcook yan, liliit yung butas nyo or butas nung PPR pipe. Hindi butas ninyo, ha? Kasi iba yung pagbutas niya, pare, na. Oo, no. Yan. Liliit yung butas ng PPR pipe. Ayun. May encounter nyo is pwedeng humina supply ng tubig. Then, pag may kasama mga sediment, pwedeng bumara hanggang sa wala na talaga nalabas na tubig. Ayun. Ganun, pag-fuse nung ano, PPR pipe, huwag nyo overcook. Then, huwag nyo rin naman sobrang ano, kumbaga hindi tama ang luto. Kasi pagka ganun, pwede namang bumitaw itong fittings dito kay ano, pipe. Yun. Isa pa rin yung sa magiging problema. Kailangan sakto lang yung luto ng ano, ng PPR. Ayan, no? Pagka sakto lang, ayan, maganda yun. Kahit edge nya, ayan, makikita yung edge nya, ayan. Hindi din siya prone na mag-leak, guys. Ayan. Tapos, pag nalinyahan na natin itong loob ng ano, CR, gagawin natin yung gate bulb na ito. Ito yung gate bulb. Ito yung gate bulb nya, guys. Dito natin lalagay sa ilalim nitong ano, nitong sink. Ayan. Ba't ako maglalagay ng gate bulb dito? Kasi ito, halimbawa, nagka-problema si water closet or yung supply ng water closet. Naputol yung hose, yung angle bulb, or yung faucet. Nagkaroon ng leak, magpapalkin ng faucet. Mayroon kayong access para ma-off yung supply ng tubig papunta dito kay ano, bathroom. Yun, kasi pag wala nito, continuous yung flow ng tubig. Halimbawa, gabi nasira. Yun. Or kailangan nyo magpalit. Wala kayong matawag na plumber. The whole night, dire-diretso yung flow ng tubig kasi nasira yung faucet. Ngayon, pag meron nito, pwede nyo siyang ano, i-off dito. Ayun. Or kung halimbawa, malakas yung pressure, lalo na pag naka-water pump kayo, syempre, dire-diretso yung flow ng tubig, malakas yung pressure, hindi nyo mapapatay pag wala kayong gantong gate bulb. Kaya dito ko na ito ilalagay kasi, ano, doon sa loob, medyo sagabal na kasi makikita nyo, na ito, nakadikit yung water closet na dito. Pwedeng mahirapan na mag-access. Tsaka isa pa, pag dito natin nilagay, halimbawa magta-tiles, pwedeng maano siya, kumapal yung bulb niya is yung knob na lang ang nakalabas or pwede pa matakluban. Dito sa case na to kasi, meron namang space or dito sa labas, kaya dito ko na nilagay. Minsan naman kasi, kaya sa loob ko nilalagay, sa ilalim naman ng lavatory para hindi siya kita. The same time, minsan wala na rin space, kaya sa ilalim ng lavatory ko nilalagay. Ayan na yung supply natin, yung ating, or linya natin, hindi pala supply. Yung linya natin ng faucet dito sa bathroom, tapos yung supply, itong water closet, tapos diretso siya dito. Ayan. Tapos, dito yung ating gate bulb. Yung gate bulb natin. Yan, yan yung control natin para if ever magka-problem sa loob ng bathroom, yan, may gate bulb tayo dito. Yan, after natin gawin tong linya, kuha naman tayo ng bypass para yung magagaling kay service provider papasok dito, magsusupply din dito, tapos yung galing kay storage tank, guys, yan, papasok din, papunta naman dito sa mga faucet na to. Ngayon, kakabit tayo ng swing bulb. Dalawang swing bulb yung ikakabit natin. Isang galing kay service provider na naka-swing bulb siya. Bakit? Kasi para maiwasan natin yung backflow. Yung galing kay storage tank, bumalik papunta kay service provider. Tapos, yung after naman ng tank eh, doon sa outlet niya, maglalagay din tayo ng ganito. Swing bulb din. Para naman yun, ma-avoid
na mag-overflow naman yung ating ano storage tank. Kasi nga, naka-bypass tayo. Ibig sabihin nun, yung galing kay service provider, papasok papunta dito kay mga faucet natin. Then may access din siya papunta dun sa ano, sa storage tank natin. Ngayon, nakabukod siya. Gagawin natin, isang check valve. Before sumapit ng mga supply natin, then isang check valve after or sa outlet ng ating ano storage tank. Ang check valve pagkakabit, guys, kailangan alam nyo kasi may position yan. Kasi pag nagkamali kayo, yung ano, hindi nagtutuloy yung tubig or mabablock na niya. Gaya nito, guys, ito wala tong arrow. Kalimitan sa check valve, may sign ng arrow siya. Ibig sabihin, yun yung direction kung saan papunta yung tubig. Ito, pag wala, ang technique dyan, sisiripin nyo lang, gaya yung loob niya na yun. Yun, may naalog sa kanya. Yun. Yun, ha. Pagka ganyan, nakababa, yan, ibig sabihin yan, ibabaan yung ganyan lang, yun, naka-open siya. Ibig sabihin yan, pag ganon, dito, dito yung direction, yung flow ng tubig, papunta mula dito, papunta sa kabilang side dyan, pag ganyan. Pero, pag dito yung supply, ibig sabihin yan, baga ganyan, ayan. Kita nyo, naka-close. Ibig sabihin yan, pag dito kayo nagkabit ng supply, hindi na lalampas yung tubig dito or mabablock na niya. Kaya, yung supply, laging dito. Yan. Yan, papunta yung tubig. Ibig sabihin, naka-open yan. Kasi pag dito, close yan, guys. Yun yung titignan nyo, kailangan. Hindi mabaligtad yung pagkakabit ng gantong check valve or gate valve or check valve. Yan, swing valve, guys. Yan. Kasi kalimitan talaga sa mga ganito, may mga arrow eh. Ito, wala. Yan, no? Yung direction niya, kung saan ikakabit yung flow ng tubig. Yan, kabit natin to dun sa before sumapit nung mga supply natin tsaka sa outlet ng ano ng storage tank. Yun niya yung magiging bypass natin. Ito na, guys, yung ano yung ating bypass. Ito kasi yung main natin. Yan na yung galing kay ano barangay or yung sa service provider. Ito, tong pipe na yan. Yan. Tapos diretso siya dito. Yan. Kaya tayo naglagay dito ng ano ng swing valve. Kasi ito may backflow na yan or meron na yung linyang yan, meron na yung galing kay storage tank. Ayan, kaya nag-check valve tayo para maiwasan natin yung galing kay storage tank bumalik papunta sa ating ano service provider. Yun. Tapos ito yung naglagay tayo ng T before sumapit ng check valve. Bakit? Kasi ito yung magsusupply papunta sa storage tank natin o doon sa ating tangke. Hindi yan pwede na dito after ng check valve kasi pag naglagay kayo ng after ng check valve, nangyari nun, yung galing sa storage tank, kumbaga, magba-backflow siya yung ating tubig kasi nakatiyon, yung galing dito, papasok lang dito. Ito kaya nag-a-avoid para wag bumalik. Yun. Yung galing doon sa storage tank, dito naman dadaan yun, babalik yan. Kaya tayo naglagay ng check valve yan para ma-avoid natin na yung tubig nyo sa storage tank is lumabas papunta kay service provider. Yan, tapos ito, diretso yan dito. Yung pipe na yan, hanggang storage tank na yan. Yun. Yan. Tapos naglagay tayo ng doon, gate valve. Dalawang gate valve yan. Itong gate valve na to, yan, may arrow naman yan dito. Ito yung arrow natin. Ito, yung pababa na yan, yan yung galing sa outlet ni storage tank. Tapos ito pataas, papunta yan sa supply or magsusupply ng tubig papunta kay storage tank. Ayan. Ito pa yung isang check valve natin na ito. Yan. Ito yung check valve natin na isa. Kasi diba sabi ko, dalawa yung ilalagay natin na check valve. Ayan na ito. Yan. Yung isa kasi, doon nakalagay, ayun. Tapos yung isa na andito. Bakit dito ako naglagay ng check valve? Kasi nga, ito yung supply na nagaling kay ano, sa storage tank, doon sa ilalim ng storage tank. Kumbaga, babagsak siya through gravity, pupunta dito. Yan. Pupunta dito. Ngayon, siya yung magsusupply, papunta na sa mga banyo, faucet, yan, sa kitchen sink. Yan, yun yung magsusupply. Kaya naglagay tayo ng check valve dyan kasi di ba naka-bypass si ano, si service provider. Ayun, kaya tayong check valve dito sa isang yan. Naka-bypass siya, ngayon, para maiwasan natin na mag-overflow naman. Ito, para maiwasan mag-overflow sa storage tank. Kasi,
yun, naka-bypass nga yung ating galing sa Sanawasa or kay barangay, yan, papasok yan dyan. Hanggang dito lang yun, yung kay barangay. May iwasan natin mag-overflow. Kaya, dalawang check valve natin, itong isa, para may iwasan mag-overflow, si storage tank. Then, yung isa, para may iwasan naman na mag-backflow or pumunta kay barangay, yung ating inipon kay storage tank. Kaya dalawa yung ating check valve or swing valve na inilagay. Yan. Tapos, ito yung supply na to. Yung isa, yung naka-T, yung supply na pipe na yan. Dire-diretso lang yan hanggang dun kay ano storage tank. Tapos bumili tayo ng ano ng ito float valve lang yung ginamit natin kasi hindi natin kailangan ng float switch. Yun, naglalagay lang ako ng float switch kapag ka, halimbawa ginamitan natin ng water pump. Yun is para ma-avoid natin na yung ating water pump ay masunog kapag naubusan na ng laman itong storage tank, guys. Kaya naglalagay tayo ng float switch. Yun yung purpose nun. Si float switch kasi kinakat niya yung current. Yun, tapos pataas na yung ating gagawin. Medyo yun lang kagandahan dito sa amin eh. Kahit summer, umuulan. And medyo madagim na. Tapos umaambon na. Unlike sa ibang lugar, talagang tag-araw na or mainit na dito. Kahit ganito, ayan o, magto 12 na lang tanghali. Kita nyo, hindi ganun kainit. Tapos medyo umaambon pa. Ganito yung klima dito sa amin sa Nagkarlan. Medyo hindi mainit. Kaya maganda, kumbaga. Hindi siya maalinsangan. Ayun. Tapos yung tubig pa sa amin, mura. The same time, malakas. Ayun. Hindi nyo na kailangang mag-water pump. Ayun. Kaya tayo nagsiset up ng storage tank. Although merong water interruption, aakyat at aakyat yung ating tubig sa storage tank kahit naka-elevate na ganun, guys. Yan, ito na yung source ng tubig natin. Yan. Tapos ayun, ito yung papunta na kay storage tank. Yan. Ang ngayon, bale, naakit na yung tubig kay storage tank. Yan, papunta doon. Kasi kahit gantong oras, naakit yung tubig dito sa amin. Yan. Bale, yung kumarinig nyo, nagpupuno na siya. Ang bale, para mamatay yun, or mag-cut off yung ating tubig. Naglagay tayo ng float valve sa taas. Yun. Nakita tayo mamaya. Pakita ko sa inyo. Pero yung control niya, lahat na nandito na sa baba. Yung gate valve. Kasi, halimbawa, nagkaroon ng problema sa taas or nag-overflow. Yung gate valve, hindi ka na kailangan pang umakyat doon sa taas. Kasi, syempre, akit ka pa doon. Halimbawa, nagka-problema. Para lang ma-off yung tubig. Pag supply niya, na ito na. Yung gate valve niya. Ito na yung supply. Yan. Bawa. Yan. Yan, pwede natin siyang off. Pero lagi lang siya naka-open, guys. Yan. Kasi, pag lang nagkaroon ng problem or ng problema, tsaka lang natin yan i-off. Halimbawa, nasira yung float valve. Ito naman, lagi lang din naka-open. Kasi, hindi naman magba-backflow yung tubig natin kay storage tank. Kasi, meron na siyang yun. Yung check valve, yan. Yung galing kay service provider, hanggang dyan lang. Kaya hindi siya magba-backflow doon sa ilalim ng ng storage tank. Kasi ito, galing sa ilalim ng storage tank, yung pipe na yan, itong pipe na to. Yan, kumbaga, yan yung supply ng ating mga faucet, papunta naman dito, galing kay storage tank. Kasi nga, halimbawa, mayroong water interruption. Mangyayari sa kanya, is yung galing kay storage tank, yung papasok dito, which is hindi naman lalabas kay service provider. Kasi naglagay din tayo ng check valve doon, di ba? Yan sa ilalim ng ng sink, yun. Okay, tayo sa taas, pakita ko yung float valve. No, parang siya yun eh. Oo, pare, parang kinakaliwa mo yan, ha? Bumaon. Ay, bumaon. Pare, huwag mo kasing pwersahin. Dahan-dahan lang, babaon din yan. Bakit mahirap, pare? Dahan-dahan lang. Huwag mo po pwersahin. Ayan! O, pag dahan-dahan, hindi na laban. Yung supply natin, ayan. Naglagay lang tayo dito ng union patente kasi halimbawa may gagawin dito, imu-move si storage tank or nagka-problem to, nagka-leak, makakalas natin to. Itong union patente ni PPR, hand-tighten yan, guys, kaya nyo buksan yan kasi hindi man siya ganun kaigpit. Ayun, may tubig na kasi nagpupuno na siya, guys, pero sa union patente, kahit hand-tighten siya, itong gasket niyan, huwag nyong
hayaang mawala. Kasi pag yan may gasket, or yung gasket niyan nawala, kahit sobrang kapal ng Teflon natin, kinabit niyan, maglidik at maglidik yan. Pero kung halimbawa, ito, may tubig yan yan. Yan, tapos nakalagay yung gasket. Kahit hindi ko siya masyadong higpitan eh. Yung iano ko lang. Sorry. Yan. Ilapat ko lang, or basta wag lang gumagalaw eh. Wala na siya leak guys, oh. Yan, oh. Hindi pa siya ganun kahigpit. Pag hinigpitan ko, yan. Lumapat na maganda yung gasket, lalo na. Yan, oh. Wala na siyang leak. Sa taas yun din, naglagay din tayo ng union patente para if ever masira yung ating ano, yung ating float valve, makakala siya. Yan, akit tayo sa taas. So yan guys, nag-union patente din tayo dito sa taas para if ever magka-problem itong ano, itong ating supply dito, or yung ating ano, float valve, yun. Makakalas natin to na hindi tayo magkakat ng pipe. Yun yung kahalagahan na may union patente. Yun sa loob, pakita ko. Ito yung float valve natin. Yan. Pag kayo na yung tumakas na kayo dyan, pag kayo at yung ano, yung ating ano, ating Yan, nagpipil na ulit siya, yun eh. Kahit bukas yung gripo sa, ano, sa baba, may nagsasalo siya. Pari, kabuhay nga yung gripo dito. Pari, Sini. Kabuhay nga yung gripo. Kabuhay? Kahit ano, may tubig pa rin sa kanya. Yung kagandaan din sa amin, no. Hindi nyo na kailangan na water pump. Nagsasalim pa rin siya. Ito guys, yun, kahit bukas yung gripo doon sa baba, yun eh. May tubig siya. Hindi niya kailangan na water pump. Ayan. Itid kayo sa kuryente guys. Pero meron kayong ipon. Kahit nagkakaroon ng water interaction, continuous yung flow ng tubig ninyo guys. Ayan. Ito tubig sa amin guys. Oh. Kahit walang water pump, ganito yung tubig dito sa amin sa ikaw lang. Eh. Malakas ta, mura pa. Ayan. Para commercial lang ah. Ayan guys. Oh. Lahat dito may tubig na. Yan, galing kay service provider yan. Ngayon, pag magkaroon ng water interruption, tsaka naman gagana si water pump. Eh, sorry, si storage tank. Ayan, yun. Ayan guys, yun lang yung ginawa natin dito sa amin sa Nagkarlan. Naglagay tayo ng storage tank. Naglinya tayo ng, sa ano, dito sa lababo, tsaka doon sa loob ng ano, ng bathroom. Ayun, tapos yun hanggang doon sa labas. Pinagkuha na namin, ayun, malayo pa. Nakagamit kami na nasa 30 pieces na PPR guys, ayun. Ganun kalayo kasi doon yung main line namin, nasa labas, ayun. Nasa National Road guys. Yun lang yung problema, nagkakaroon ng water interruption, kaya nagdagdag ng storage tank. Although hindi naman nagdagdag ng ano, ng water pump, ayun guys. Bali, yun lang yung naging problema dito, yung ginawa natin. Napanin siya yun eh? Oh yeah. Ayun, maraming salamat po muli sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa mga video natin. Sa mga ngayon pa lang nakapanood, ayun, kumakaway si Parang Shenin. Kumakaway na agad. Ayan, maraming salamat po ulit sa inyo lahat, guys. Stay safe and God bless.